Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito ngayon pag-usapan natin, Duterte o disidigong nyo, kinarma. Bakit po naman kinarma at nadabay pa ang Davao? Ito ho yan eh. Hindi ba nung January 28, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, di ba? Kung ano-ano, he was actually cursing the president. Alam nyo, kinarma siya po dahil binigay ng Diyos ang pagkakataon na mapatunayan niya muli na siya po ay talagang genuine at talagang para sa mga mamamayan o lalo na doon sa Davao. Ang nakalagay sa Biblia na naging sanhi po ng karma niya, and I'm certain about this, ang nakalagay doon, igalang ninyo, di ba, ang mga pinuno ng bayan. Kaya nga ang sama na lang ng loob ng mga Marcos loyalist maging ng inyong abang lingkod. Dahil nung panahon niya, iginalang natin si dating Pangulong Duterte. Pinakinggan natin, ipinagtanggol. Maliban na lamang doon sa pagkaparang, teka, mali ka na yata rito. Kaya ang tanong nga sa akin, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Sabi ko, hindi ako nagbubulag-bulagan. Sa akin lang is, hanggang siya ay presidente, igagalang po siya. Pero magpagsasalita rin ako, pupuna ako. Ngayon, anong ginawa niya sa presidente ng Pilipinas? Hindi ba't binastos niya? Binastos niya to the max, pinagmumumura niya. Tapos isa lang pala ang gusto niyang mangyari, iutos lang ng presidenteng minura niya na itigil na o ipatigil na ang People's Initiative. Diba? Tanong nga dyan eh. Ano nga bang kinakatakutan ni dating Pangulong Duterte sa People's Initiative? Samantalang noon, panahon niya or even before, is a pro-chacha siya. We'll talk about that in a bit. Next topic po yan. Okay? So ngayon, anong nangyari ho rito sa Davao? Hindi po ba binaha ito? Anong ginawang aksyon po ngayon? Anong ginawa niyang aksyon? Nabalita na ba na nagpahakot na sila ng mga paayuda, tulong, rescue, di ba? Ang tagal niyang naging presidente, 6 na taon, ano ang nangyari? Kahit dyan na lamang, sa kanyang lugar sa Davao, ano nangyari? Di ba? Kung meron, alam niyo, pagdating sa laki ng mga supporters, I mean, doon ka siyempre sa baluarte mo. Kung meron kang dapat na isa sa mga i-prioritize, siyempre sila agad. Di ba? O isabay mo sila sa development ng ibang mga lugar na nasasakupan mo. Pero ano nangyari? 6 na taon. Ano nangyari? Nagkaroon ng kalsada sa gilid ng dagat. Okay yun. Maganda yun. Di ba? Na-repair yung mga kalsada. Maganda yun. Pero ano po ba yung talagang matagal ng panahong problema nila dyan? Flood control. Hindi nyo ginawa. Di ba? Hindi mo rin pinuna. Yung anak mo naka 51 billion. Saan dinala? Anong nangyari? Ipaliwanag sa taong bayan. Di ba? Muli binaha ang mga mamamayan. Nagtatanong sila, nasa napunta ang 51 billion? Yung baha noon, bago pa maging presidente si Daddy Dings, ganoon pa rin ang level ng baha ngayon. O baka nadagdagan pa yung level nito. Nasa napunta? Di ba? Ngayon, sabi rito ha, this is to reassure and let our kababayans, ito yung mga pinagmumura niyang tao, tumulong po, nagpadala po ng tulong gamit ang kanilang kapangyarihan. Di ba? Nagpadala po ng tulong. Sabi diyan, ha? And let our kababayans in Davao region know that the government of President Marcos Jr. is here. Sabi, gobyerno, ang pamahalaan, naririto. So, it is doing its best to alleviate their condition. Aid will continue, mga kababayan, will continue to flow. Hindi po yung nabigyan na namin yan isang araw. Utakis. Ano yun? Dekorasyon? Na kaya pwede, mabusog ka na, pwede mong titigan lang. Pag nailuto mo na kain mo, na itain mo yun, kailangan mo naman ng panibagong pagkain, panibagong tulong. Ito ngayon po. Lagi naman sinasabi ni BBM ito hindi pa siya presidente. Dapat ang mga relief goods, ang pagkain sa mga evacuation area, dapat po ito tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain sa kanila dahil magugutom ang mga yan. Isa sa unahin dito yung
water treatment. Yung maliit lang, nasabi niya na pwede mong ilagay sa balde, then yung tubig mapupurify nyo na. Oh, I still remember that. Kapag panahon ng mga bagyuhan, ako, naaalala ko yan. Lagi niya sinasabi noon yan. Sabi ni Annabelle. Tanda ko pa, paborito niya yung sa Bible, sa Ecclesiastic. Sabi rito, we cannot be sidetracked by political issues that distract us from our primary objectives. Tama, di ba? Hindi dapat, hindi sila sinatambaluslos. Sabi ni, ano, ni 150 million confidential fan queen, eh, tambaluslos daw, walang silbi. Ito ba yung walang silbi, palaki lang ng bayag na nakakanganganan? Oh, di ba? Maaga pa. Nagpadala na sila ng tulong. Oh, ito ho, ah. Pinadala dyan, oh. Oh. Romualdez endorses immediate release of 150 million financial aid to Davao flood victims. Alright, ah. House Speaker Martin Romualdez endorsed to the DSWD the immediate release of 150 million in financial assistance for flood victims in the Davao region under the agency's IKES. The funds were distributed through the Congressional District of Davao. Oh. Ako, meron na naman si Pulong. Davao lawmakers and local government executives with the breakdown as follows. 20 million for Davao de Oro. Rito sa Kimaricar Zamora and Ruel Gonzaga. 20 million din po rito sa Davao Oriental. Kay Chino Almario at Nelson Dayang Hirang. Puro takto 20 million. Maliban dito 10 million po kay Governor Tyrone. Governor Tyrone Uy ng Davao de Oro. And then 20 million kay Oyo Uy ng Davao del Norte. And then kay PBA party list, yung Mix Nograles. Davao del Norte Representative Aldo Dujali. Oh. Uy, bakit wala rito si ano? Ano ba ito naman? Speaker Martin, ba't wala naman si Pulong dito? Mga kababayan, bakit wala naman si Pulong dito? Dahil ba ano, meron na siya 150 billion o hindi nag-request? 'Di ba? Kasi kinakailangan para makapag-release po ng ganito, ang kanilang tanggapan ay meron pong request. Oh. Ikes po 'yan ah. Eh kung nagamit na yung Ikes, hindi na pwede yata humingi ng panibago. 'Di ba? Ito yung sinasabi ni Amy Marcos na 20 million daw po na ipinangako sa bawat distrito. Eh kung nakapagbigay na senator, ha? Hindi na po pwede kumuha pa ng panibagong Ikes na naman. Ano ito? Bagwa na lang? Ikes na lang tayo ng Ikes? Di ba? Ngayon, ito pa ha. Nagpapasalamat po yung mga natulungan. O, ito si Vice Governor Oyo Uy. O, sabi niya, in times of crisis, true leaders shine and we are grateful to President Marcos Jr. and Speaker Romualdez for their immediate help. Diba? The cash aid and food packs are invaluable to the people of Davao del Norte, proving that solidarity can bring real relief. Your assistance is a significant relief, providing hope and comfort to those grappling with the aftermath of the floods. Okay? Ay, nako, basta. Walang compassion to your country? Woo! Sino ang wala? Okay, so ngayon, sabi naman po rito ni Nelson Dayang Hirang, ito ang tunay na bagong Pilipinas. Mabilis na aksyon, tunay na serbisyo. O, di ba? And nako, si Attorney Migs, baby. Nograles, sabi niya, not just talk, but meaningful action. President Marcos Jr. and Speaker Romualdez, your support is making a real impact on the ground in Davao City. Thank you for recognizing the urgency and delivering genuine help. Oh, hindi sila ginantihan ha, ng presidente natin ng na politikahin. Na, alam nyo kasi yung iba dyan, kapag ang ina nyo, ha, ginanito nyo ako, ha, oh, sige, gutomin ko mga residente nyo. Para nasa isip nila yung ginawa nyo sa akin. Magalit sila sa inyo.
Oh, hindi, pero rito kay BBM at kipinsan niya, 'di ba? Trabaho. Bakit? Hindi kasi naman talaga dapat madamay ang taong bayan sa kapraningan ng ilang politiko. Oh, ito naman si Maricar Zamora, si Congresswoman, sabi niya, "We are very grateful for the aid and food packs sent through the tireless efforts of our President Speaker Romualdez. This will provide our constituents lifelines, especially those affected by the floods in Davao Oriental. This big gesture echoes loudly in our hearts." Kayak naman. "These are the actions that matter, not the political noise. Your quick response, not with quick response with cash aid and food, is a true understanding of the needs of the people." Diba sila ho mismo mga congresswoman o congressista, nakikita nila yung kung ano yung mga isinabatas nila, ano yung ginawa nila, diba? Oh. Ganoon din to si Almario. Diba? So yun pong mga natulungan, mga kababayan. nitong pinapag-resign ni Baste, sabi niya noon na sabi niya, umaasa raw siya na i-endorse ang tatay niya si BBM. Kita raw niya yung mga signs. Tapos ngayon, ito na. Hindi man nangyari yun. Ngayon, ito naman, sabi niya, "Resign if you do not have love for the country. Meron pa yan if you don't have compassion." So, ayan, maliwanag po mga kababayan, di ba? Sila hong mga Duterte ngayon ang napahiya rito. O, yung kabastusan ng kanilang tatay, di ba? Ay dating Pangulong Duterte. O, ngayon, kinarma siya. Alam nyo, minsan kasi yung karma, merong mga nadadamay eh. Yun ang mahirap. Di ba? Pwedeng kumakarma lang, isa lang talaga eh. Ang kaso yung mga nasa paligid niya nadadamay. O, para po, maramdaman nila, maisip rin nila yung sarili nila to put question to themselves na, ano bang ginawa ko? What have I done? Ba't nangyari ito? Eh, pagka makapalang mukha, kakayanin pang magmura. Kakayanin pang mamintas. Kaya lang, mabuti. Wala pa tayong naririnig na, o baka naman wala pa akong napabalitaan na bagong komento nila regarding dito sa binigay na agarang tulong. Of course, galing sa pera ng taong bayan. Katulad din naman yan ng 51 billion. Diba? Nararamdaman ang pera ng taong bayan. Oh. Diba? Kung hindi po trinabaho yan agad, ditambaluslos na i-endorso. Ay nako, gusto ko lang talagang malaman kung ba ang mga taga-Davao First District, eh, naramdaman ba nila ang daloy ng 51 billion. Diba? Sa loob ng tatlong taon. Ay nako. And then syempre, salamat sa ating Panginoong Diyos for having great leaders like this too, itong magpinsan, no, na binato na ng paninira todo-todo, pero tignan nyo naman, they were given chance, di ba, na gumante, pero ang ginawa po nila ay napakagandang ganti. Di ba? Hindi nila dinamay ang mga constituents. Si Martin Romualdez, hindi naman binoto ng mga yan. Si PBBM, yes. Di ba? Pero hindi niya ginantihan. Alright, so iba po natin yung topic na yan. Abang tayo ng mga balita nila. Anong masasabi nila.